Hello mga ka-housies! Welcome and welcome back to my channel. So for today's video, ito na ang isa sa pinaka-hinihintay at pinaka-suggested na topic sa comment section. Ito ay ang step-by-step bidding process of pag-ibig foreclose property under public bidding with and without discounts. Yan. Halos same-same lang naman yung process kapag negotiated sale, pero if gusto nyong gawan ko ng separate video, just comment down below. So kung bago ka pa lang sa channel na to at gusto mo yung mga gantong uri ng content, just hit the subscribe button and the notifications button para updated ka sa mga gantong uri ng step-by-step process at mga foreclosed property na i-feature ko pa in the future. So yun na nga, umpisahan na agad natin to. Ang ating number one ay i-check ang Pag-ibig official site. So paano natin gagawin yon? Punta tayo sa Google and then search natin Pag-ibig. Ang unang lalabas na link at under nun ay yung acquired assets. Yun ang pipindutin natin. Ayan. Scroll lang tayo dito sa baba at makikita natin itong tatlong tab. Under negotiated sale, public auction, no discount, and with discount. So, click natin itong no discount. So, try natin pumunta dito since parehas lang naman sila halos. And then, dito sa baba makikita natin yung schedules and yung lugar ng Pag-ibig. So, ito Bacolod, Davao, La Union, NCR. Since NCR is very common, dito tayo sa NCR pumunta. Makikita natin may mga tranches dyan. So, tranche 261. Pero ito ay yung opening ng bid offers niya is January 18 pa. So, pupunta tayo dun sa pinaka-latest. Nasa dulo yun ng NCR branch. So, ito yung pinaka-latest as of now. February 19 that I am recording this. Itong tranche 269. Ang duration of acceptance of bid offers ay February 27. Ayan. So, click natin dito para ma-open natin yung mga available na mga properties. So, yun. Upon checking, makikita natin, scroll down lang natin dito. Tapos makikita natin dito, ayan, yung mga available na acquired assets available for sealed public auction without discount. Ito yung with no discount. So, ayan. Nakikita lang natin dito yung item number, kung anong number niya, yung property number, yung property location, yung type, yung title number, lot area, floor area, minimum bid, appraisal date, and yung remarks. So, dito nakalagay if occupied or unoccupied yung property. Okay. And then, number two na gagawin natin is bibisitahin natin yung chosen property natin. So, bakit nga ba importante na bisitahin muna natin yung property bago natin i-bid? Ang pag-ibig kasi na foreclosed property is as is where is. So, ano ibig sabihin nun? Kapag nadatnan mo yung property, kung ano yung meron siya, kung ano may, yung utang na meron siya, kung ano yung estado niya, tatanggapin mo siya ng buong buo. For example, if yung property is occupied or unoccupied, sa unoccupied wala tayong magiging problema. Pero kapag occupied yung property, tayo na yung bahala na magpaalis sa first owner. Wala nang say si Pag-ibig sa pagpapaalis. It's either pabarangay natin or idemanda. Ayun, tayo na yung bahalang magpaalis. And meron ding mga unpaid fees like sa homeowners association, meron pang mga pending na arrears. Pati sa Meralco kasi may napuntahan na akong may utang na 250,000 sa Meralco, saka sa mga water. So, pati yung repairs ng bahay, if either sira na yung bubong, wala ng pinto, basag yung bintana, tayo na yung may say para ipagawa yun at wala nang say si Pag-ibig doon. Kasi nga, as is, where is. So, after ma-check yung bahay and then decided ka na ito talaga yung ibibid mo, ang next natin gagawin is ipapasa ang bid offer. Included dito yung offer to bid form and yung preferred payment method. So, ano ba yung offer to bid form? At saan natin siya makikita? So, dito rin siya sa dinownload natin na, ano, na file dun sa bandang dulo. Ayan, offer to bid form. Ayan. So, i-fill up lang natin siya at wag natin kakalimutan yung mga, ayan, yung mga signature kasi importante yan. If ever na gusto nyo, turuan ko kayo na mag-fill up nito, just comment down below
para magawa natin ang panibagong video. Pero overall, madali lang naman siyang i-fill up. And then next, yung payment method. Wala po ditong COD ha. Char lang. Pero yon, payment method, meron tayong cash. Babayaran mo yung bidding amount mo ng cash for 30 days. Then short-term installment, babayaran mo yung bidding amount mo for a maximum of 12 months. And then long-term installment through Pag-ibig Housing Loan for a maximum of 30 years. Kailangan lang para maka-avail ka ng long-term installment through Pag-ibig Housing Loan is 24 months kang straight na nagbabayad ng Pag-ibig contribution and yung salary mo is enough doon sa bidding amount mo. If may questions kayo regarding that, just comment down below para masagot ko sa future videos. And then number 4 ay ipasa mo ang registration form mo and ang bid offer mo sa designated Pag-ibig fund offices. So, yung bid offer mo is dapat nasa loob siya ng sealed envelope. Importante to. Ano ba yung mga dapat ipasa na nasa loob ng sealed envelope? Sealed ha? Baka naman envelope lang na keme-keme. Sealed envelope siya. So, unang-una is yung two copies. Dalawa ha? Two copies ng bid, ng offer to bid. So, ito siya. Yung pinakita ko kanina. Two copies nito. Since dito two copies naman, di na kayo mahirapan na yan. Two copies siya. And then number 2 is photocopy ng valid ID na may tatlong pirma. Isang photocopy lang yung nasa loob ng sealed envelope pero maghanda pa ulit kayo ng isa pang photocopy dahil ipapasa nyo yon sa Pag-ibig branch upon registration. And then proof of latest income kapag ang i-avail mo ay long-term installment via Pag-ibig Housing Loan. Pero kapag cash basis naman saka short-term installment, di mo na kailangan mag-provide ng proof of income. And then, pang-apat is signed copy of instruction to bidders na may pirma. Huwag na huwag niyong kakalimutan yung pirma. So, yung instruction to bidders, ay nandito rin siya. Ayan, sa taas. Instruction to bidders. Ayan. Ito, dito yung pirma. Huwag na huwag niyong kakalimutan kasi pwede kayong ma-disqualify kapag kakinalimutan niyo siya. Then itong panglima is applicable siya sa mga OFW or yung mga hindi kaya mag-bid so kailangan ng representative. Pero kapag ka natapos yung payment dun sa property, gusto nila sa kanila yung title, kailangan yun ng special power of attorney with photocopy of valid IDs of attorney in fact. Sorry pero di ko na siya masyadong i-elaborate ngayon dahil basic lang naman yung tinuturo ko. Pero if ever na OFW ka or hindi mo kaya mag-bid kaya kailangan mo ng representative, just comment down below para magawa natin ng separate video specifically for OFWs and with representatives. Then itong F is Secretary Certificate for Company Bidders. Hindi ko na rin ito masyadong i-elaborate. So sa ating mga normal na tao, normal? Ayun nga, sa ating mga normal na tao, ang need lang na nasa loob ng sealed envelope is yung A to D, okay? So, syempre, sigurado ko na ang susunod niyong tanong ay kailan at saan ipapasa. Kailan nga ba pwedeng magpasa? So, dun sa period of acceptance of bid offers na makikita natin dun sa file, sa pinakataas, ayan, invitation to bid, ito, period of acceptance of bid offers. Dito mo malalaman, so, February 27 hanggang March 3, itong tranche na to. So, every day simula February 27 to March 3, may cut-off sila na 4 p.m. para dun sa mga bid offer drop box. So, kung ako sa inyo, mas maganda, maaga kayo dun para tapos na agad, diba? And then, saan? Saan natin siya ipapasa? So, saan nga ba? Sa designated Pag-ibig fund offices. So, balik tayo dito sa file. Scroll lang tayo ng konti. Ayan, makikita natin, pwede tayo magpasa ng bid offer sa kanilang main office, dyan sa Shaw Boulevard, pwede rin sa Violet's Commercial Building. Then sa mga taga Laguna dyan, pwede kayo magpasa sa Robinson's Galleria South, dyan sa may San Pedro, Laguna. So ano na nga bang next steps kapag nakapagpasa na tayo ng ating bid offer? Ano na nga ba ang next steps? Unang-una is hintayin ang opening ng bids. So, kailan natin malalaman if kailan na yung open yung bids? Andito siya. To opening of bid offer sa March 8. If gustong-gustong malaman agad kung sino yung nanalo,
Pwede kang pumunta sa kanilang main office dun sa Shaw Boulevard sa araw ng opening ng bids para manood ng live opening. Or pwede ka rin namang hintayin mo na lang yung text kung sino yung nanalo. Normally, nagte-text sila after 3 working days pero may alam ako na mas matatagal pa daw. So, ang unang iti-text is yung first highest bidder. Iti-text ka rin kung ikaw yung second or third highest bidder. At iti-text ka rin kung hindi ka pinalad. And then, dun naman sa post, babalik tayo sa website ng Pag-ibig dun sa may acquired assets. Scroll up lang natin. And then, makikita natin dito sa list of sealed public auction highest bidders. Ayan, makikita nyo kung ano yung branch na, saka kung ano yung tranche number. So, check natin tong sa NCR, tranche 265. So, ito, sila yung list ng mga nanalong bidder para sa properties na nandoon sa tranche 265 under NCR branch. Paano ngayon kung ikaw yung nanalo? So, ito na nga, ikaw na nga nanalo. Bibigyan ka na ngayon ng notice of award ni Pag-ibig 3 days after mong malaman na ikaw yung nanalo. So, ano tong notice of award? Ito yung katunayan na ikaw yung nanalo dun sa property na binid mo. Then right after that, babayaran mo na rin yung 5% mo na bid bond within 30 days after na mabigay sa'yo yung notice of award mo. Paano kapag hindi ikaw yung nanalo, hindi ako yung nanalo? Siyempre, magte-text pa rin sa'yo sa Pag-ibig, yan nga, tulong sinabi ko sa inyo kanina para i-inform ka na hindi ikaw yung nanalo. And paano kapag second or third highest bidder ka? So ito may medyo may chance ka pa. Magte-text sa'yo sa Pag-ibig para i-inform ka. Then kapag hindi tumuloy yung highest bidder, ikaw ang unang i-contact ni Pag-ibig kung interested ka pa sa property. At ayun, the process repeats itself. So, ayun, sana nakatulong ako sa inyo. If may other questions pa kayo na hindi ko nabanggit, just comment down below at tatry kong sagutin sa next videos ko, sa mga future ko pang videos. Yun lamang. Salamat. Hanggang sa muli, mga ka-housies. Paalam.